You are now watching Showbiznop, your daily showbiz update. Matapos nga ang ilang araw na paghihintay ng mga pamilya ng nawalan na sabongero, na kung saan 31 nga ang nasabing nawalang sabongero, ay lumutang na nga at nagpakita sa Senado ang isa sa may-ari ng online sabong, walang iba kundi si Atong Ang. Lumutang nga kamakailan lamang itong Biyernes itong si Atong Ang at magbibigay ng kanyang testimonyo. Dumalo nitong Biyernes ang gaming tycoon na si Charlie Atong Ang sa imbestigasyon ng Senado sa pagkawala ng 31 nawawalang sabongero. Matatanda ang hindi nakadalawang negosyante sa unang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug dahil sa health reasons nito. Nauna pa nga rito, ipinaliwanag ni Senador Roland Ronaldo de la Rosa na namumuno sa komite na mahalaga si Ang sa imbestigasyon dahil pagmamay-ari niya ang 3 sabong na arena kung saan huling nakita o namataan ang ilan sa mga nawawalang sabongero. Si Ang ay ang vice-presidente ng Lock 8 Star Quest Incorporation at isa ang mga kumpanya ng pasugalan na binigyan ng lisensyang mag-operate ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng PAGCOR. Nitong Lunes, inihain sa Senado ang panukalang Senate Resolution 996 na nilagdaan ng 23 na senador. Hinihimok ng nasabing resolusyon ang PAGCOR na suspindihin ang lisensya ng online sabong para makapag-operate at itigil ang lahat ng aktibidades na may kinalaman dito hanggang sa maresolba ang mga kaso sa nawawalang mga sabongero. Bukod sa Lucky 8 Star Quest Incorporation, target din ang resolusyon na suspindihin ang mga lisensya ng isabong na Belvedere Vista Corporation, Visayas Cockers Club Incorporation, Jade Entertainment and Gaming Technologies Incorporation, Niwin Cockers Alliance Gaming Corp, Philippine Cockfighting International INC at Golden Buzzer INC. Nauna nang kinumpirma ng Philippine National Police na mayroong 6 na insidente na kinakasangkutan ang 31 individual na naiulat na nawawala ng kanilang mga kaanak matapos nilang bisitahin ang mga cockpit arena sa Maynila at Southern Luzon. Noong Pebrero, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na nakikipag-ugnayan na sila kay Ang sa investigasyon sa mga nawawalang sabongero. Dahil ilang oras pa lang ang nakakalipas matapos na nalumutang si Atong Ang sa Senate, ay wala pang nagiging pagbabahagi dito si Gretchen Barretto sa kanyang Instagram. Marami ang natutulungan ni Gretchen at marami nga doon ang nananawagan at sabi nga nila, malaki ang kinikita ni Gretchen Barretto sa online sabong, kaya naman napaka-generous din ito na tumulong sa iba. Pero sa ngayon, dahil nga ito ay pinipetisyon na mawalan nga ng lisensya, ano kaya ang magaganap o mangyayari? Wala pa rin reaksyon dito si Gretchen dahil ilang oras pa nga lamang matapos lumutang si Atong Ang sa Senado. Para matapos na rin ang nasabi. At yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Snap.